This is Anna again. Usap ulit tayo. Ito na grocery kanina kayo. Nakalimutan ko, hindi pa pala ako nakakain. Kaya nakaano ako, 24 hours of fasting. Kaya kakain na ako. Lunch. Parang lunch ko na to. Tinulang chicken with mushroom and spinach. Then, of course, boiled eggs. My favorite. Saka, ito yung ginagawa kong substitute sa rice. It's either egg or cauliflower rice. Ito siya. Okay siya. Then, of course, my coffee. Maybe some of you guys are wondering, bakit ko ito siya ginagawa? You know what? Di ako machika na tao. Saka, I have no intention na magiging famous YouTuber. For me kasi, this is the only platform sa YouTube na ma-share ko ang magandang balita about the benefits of this healthy lifestyle. Kaya, I am doing this just to share to, especially to my friends and to everyone, sa mga kababayan ko, na this is the best. Especially sa mga mami na gustong ibalik yung mga alindog. Kaya, this is the only option para mapanatili ang kaseksihan. Okay? It's it muna guys, kasi yung ano baka lalamig ng sabaw. Basta don't forget guys, ang pag nagluto kayo, huwag nyo kalimutan na huwag kayong gagamit sa ibang oil. Ang pinaka healthy lang talaga ang na pangluto is coconut oil at saka butter. Coconut oil saka butter, yun ang pinaka magandang pangluto. Kasi yung iba, ano siya, may mga harmful side effects sa katawan natin. Olive oil, di siya pwedeng pangluto kasi pang ano lang siya, pang salad. Healthy siya pero pang salad lang siya. Tsaka i-share ko pala sa inyo guys ang mga side effects pag mag-start ka ng diet na to. Minsan kasi very dependent tayo sa, ang katawan natin very dependent na sa carbohydrates, lalo na sa rice, sa bread. Yun ang pinaka main carbohydrates talaga na tinitake natin everyday. Di mo maiwasan, halalo kung nag-start ka lang sa diet na to, may mga side effect. Kaya lang, mapiprevent mo yung side effect kung iinom ka ng DIY electrolytes. Na-advise sa isang low-carb doctor na si Dr. Grace Rojo. Siya yung carbohydrate, low-carb doctor from Philippines. Very, magaling siya. Magaling siyang mag-explain about low carb. Tsaka, according to her, kailangan mo lang ng electrolytes para maiwasan mo ang side effect, lalo na pag mag-start ka pa lang sa this kind of diet. Kaya, ang pinaka, kailangan natin i-maintain ang pinaka main electrolytes na kailangan sa katawan natin. The three main important ones are potassium, sodium, and magnesium. Kaya para maiwasan ang side effect, dati kasi nung nag-start ako, hindi ko pa masyadong kabisado ang paano mag-start. Kaya hindi ko naiwasan ang side effect. Grabe, super sakit ng ulo ko. Hindi ko pa alam dati na meron palang magandang solusyon sa side effect. Sabi ni Grace Rojo, nag-a-adjust pa ang katawan mo, kailangan mong uminom ng electrolytes. Kaya ang advice niya is, in 1 liter of water, kailangan mag-mix ka ng isang teaspoon of Himalayan salt. In 1 liter of water, ulitin ko, you have to add 1 teaspoon of Himalayan salt. So, this is your sodium. Then, 1 teaspoon of cream of tartar. Ito siyang pangluto siya. Pero ito siya is, ito yung source ng potassium mo. So, 1 teaspoon of cream of tartar, 1 teaspoon of Himalayan salt in 1 liter of water. Yun ang inumin mo within 24 hours, the whole day, para maiwasan mo ang side effect. At saka, aside from that, you have to take 500 milligrams of magnesium sulfate para kompleto lahat. May sodium ka na, may potassium, at saka magnesium. Lalo na ang magnesium, guys, kailangan mong backupan ng pagtake ng supplement kasi normally ang food mahirapan kang maabot yung magnesium requirements sa mga food. Tapos ito yung source ng magnesium ko today, ito mushroom. Marami siyang magnesium content. Tsaka sa potassium, kaya ang paborito ko is ang avocado. Avocado ang source of potassium ko. Iniwasan kong yung banana may potassium siya, kaya lang. Yung banana kasi matamis siya, so may sugar. Maraming sugar ang banana. Tsaka fruits, hindi lahat ng fruits low-carb friendly. Iniwasan ko yung mga matatamis na fruits.
Kaya ang kinakain ko na fruits is more on it's either avocado, mga berries, strawberries, raspberries, at blackberries, mga yun ang mga fruits na low in sugar. Ganun siya, guys. Medyo ano lang, sa umpisa ka lang mahirapan, pero once na masanay ka na, pag naggrocery ka, alam mo na yung anong dapat mong bibilin. Dati nahirapan ako kasi hahanapin mo pa talaga yung anong maswak sa ano, sa low carb na lifestyle. Since siya na, guys, ingay ng mga kids dun, naglalaro sa TV room. Kalimutan i-try yung DIY electrolytes. 1 liter of water with 1 cup of Himalayan salt, 1 cup of cream of tartar, and 500 milligrams of magnesium sulfate once in a day. Kaya, ano lang, huwag masyadong stress kung ano lang meron. Huwag masyadong ma-pressure. Ako, guys, minsan kasi, halimbawa, may mga party, tapos minsan, parang natawanan ako ng mga friends ko bakit daw hindi ako kumakain ng rice. Sabi ko kasi, pag kakain ako ng rice, nahihilo ako or sumasakit ang ulo ko sa sumasakit ang chan ko. Akala nila, tinatawanan nila, akala nila nagbibiro ako kasi parang akala nila nag-inarty lang, but no. Seriously, guys, once adapted na ang body mo sa low carb, pagkakain ka ng high carb, nagkakaroon ng talaga ng side effects. Hindi yun nag-iinarte ako. Ano talaga? Totoo talaga na ano. Siya nga pala, sabihin ko sa iyo, wag kayo matatakot. Matatakot kumain. Ito, every meal ko halos meron akong eggs. Kasi ito ang, for me, this is the most powerful food, guys. Lahat ng nutrients nandito sa eggs. Kasi kala, iba kasi natakot sa eggs. Kasi akala nila, ito ang nagkukos ng cholesterol. But no, that's not true, guys. Ang nagkakos ng cholesterol, mas matakot kayo sa rice or sa carbohydrates kaysa egg. Kasi ang egg, hindi siya nakakos ng cholesterol. Believe me, guys. Kaya, you can even eat eggs as much as you can. Pero ako, most of the time, mga 2 to 3 eggs lang nakakain ko everyday. Pero yan, ang pinaka-healthy talaga. Saka, lahat ng nutrients meron siya. So, ang pinaka-favorite ko din na source of healthy fats is, guys, yung salmon. Salmon. Kaya medyo mahal nga lang. Kasi salmon is rich in omega-3. Kaya, yun, maganda din yun. So, huwag kayong matakot, guys. Kahit kakain kayo ng fats, basta huwag nyo lang samahan ng carbohydrates, hindi siya nakakasama sa inyo. Yung halimbawa, lechon. Pwede ang lechon, basta huwag nyo parisan ng it's either spaghetti or rice or ano pa. Any kinds of carbohydrates, huwag nyo lang i-combine. Basta kung lechon lang, walang problema sa diet na ito. Kahit maraming kakainin nyo. Lechon or what else? Yung paborito ng lahat ng Pilipino. Beef. Pwede kayo beef. Basta kahit taba ng beef, okay lang. Or lechon, yung taba ng baboy, pwede siya. Basta huwag nyo yung parisan ng something, ng rice. Kasi pag may rice na i-combine mo sa healthy fats, yun magkakaroon ng ano, masamang effect sa katawan. Saka ano, it's proven na din itong low carb na nakakagaling sa mga sakit. Hindi lang siya nakakagaling, but it can also prevent loads of diseases. Like most of the time, yung PCOS, hypertension, at marami pang iba. Diabetes. Yung type 2 diabetes, pwedeng matanggal totally yung iniinom mong gamot. Halimbawa, may diabetes ka na, mawala diabetes mo, makokontrol kung ano lang. Kung gagawin mo ang talagang nakafocus ka sa ano, sa low carb, but kailangan ng guidance ng doctor niyo pag wag niyo bigla na lang tanggalin ang gamot niyo. Halimbawa, meron kayong diabetes, it needs your doctor's guidance para mas safe. Kailangan i-monitor nila muna yung blood sugar niyo for how many months. Kung stable na, saka pa nila tatanggalin yung maintenance niyo. Kaya I hope yung mga friends ko na may diabetes na, sana you will try and you will believe me that this is really possible. Sorry, guys, ang ihe ng mga kids ko. Kasi, alam mo, guys, kasi puro ako, guys, since I'm not used to this kind of chikahan. Kaya lang, kailangan kong i-share sa inyo yung magandang balita. And, you know what? Minsan kasi, sakapan natin, minsan masyado tayong palagi tayong busy sa mga vlogging. How's your everything? Bad.
Minsan kasi guys, ano, masyado tayong busy sa life natin, nakakalimutan na lang natin pinaka main important, which is our health. Kakalimutan lang natin palagi tayong busy sa mga ginagawa natin sa trabaho, sa lahat-lahat. Masyadong ano ang utak natin busy sa ibang bagay, pero nakakalimutan natin ang pinaka-importante is our health. Yun talaga ang pagtuunan natin ng pansin. Kaya kahit marami kang pera, di ba, focus tayo minsan, naka-focus lang paano mag-earn ng money, but ne-neglect lang natin ang health. Kaya habang wala pa tayong mga nararamdaman, we have to do something. Kailangan natin mag-gumawa ng mga ways how to prevent having any problems with our health. Saka ano, hope masaya lang kayo lahat. I hope okay lang ang mga buhay-buhay nyo dyan. Sana walang problema. Sana happy lang. For me kasi guys, life is a matter of choice. It's either you choose to be happy or you choose to be miserable. But for me kasi, I always choose to be happy no matter what. And for me as a person, I always try to be yung ano lang, gusto ko lang magpakumbaba. Saka I try to avoid, ayokong makipag-away as much as I can. Minsan, may mga nagawa tayong hindi maganda na hindi nagugustuhan sa ibang tao, mga friends natin, but life is like that, you know. Life is not perfect. You need to know how to humble yourself. Walang stress. Kaya, as much as possible, kung kaya nyo magpakumbaba, gawin nyo. Kasi para, happy lang. Saka walang problema. Kasi once kasi may mga kaaway ka or what, di ka makakatulog, stress ka. Hindi maganda sa katawan mo ang stress. Ikaw lang ang problema. Kaya, as much as you can, please avoid stress, avoid conflict. Saka may mga, hindi mo maiwasan, may mga marites ngayon. Di lang marites, kundi marisol pa. Try to avoid them kung kaya mong i-avoid. But some other case na minsan, may magkatao na parang inaapakan ka na. That's the time. Ibang usapan na yun pag inaapakan na yung pagkatao. But hanggang kaya, sa pasensya mo, i-avoid mo lang para magkaroon ka ng peace of mind. Ganun lang ng buhay. Sana may natutunan kayo sa akin kahit konti lang. And please remember to be grateful. Be grateful is the key. See you!